pagkatapos ko lang maligo. Ngayon, magdi-dinner ako, guys. Kasi ito yung ulam ko. Sardinas. Nung nag-ano ako pala, nung nagpunta kami sa isang mall, tapos may tindahan doon, may mga Filipino product, Philippine products. Kaya bumili ako. Na-miss ko yung sardinas. Kakasawa na yung manok, baboy, karning baboy, kakasawa. So, kain tayo. Ikwento ko pala sa inyo yung ano, kagagaling ko pala sa bakuna, sa pagbabaksin ng booster, ng third dose ko. So, ito yun. Ayan. So, at last, natapos na din natin yung pangatlong dose ko sa vaccine. Salamat naman sa Diyos. Ayun. Masakit, medyo masakit kasi strict tayong nag-ano sa akin kanina. Strict tayong nagturok sa akin kanina. Kasi may tinanong siya sa akin, hindi ko masyadong narinig. Tapos inulit niya yung pagtanong. Tapos nung inano ko na, sinabi ko na, para siyang nagalit. Bigla pa namang ginanong yung pagturok sa akin. Kaya masakit. So, salamat sa Diyos na tapos na ako sa booster ko, guys. Sabi ng amo ko, baka meron na naman daw pang-apat. Hindi na, ayoko na, sabi ko. Tama na tong tatlo. Pag meron pa pang-apat, ayoko na. Pag meron pang pang-apat na turok. Nahirap pag ano. Pag pang-apat, tapos may pang-lima, tapos may pang-anim. Ano ba yan? Sarap ng sardinas. Pag nasa Pilipinas tayo, para bang mag-crave tayo ng karne, kaya bibili tayo. Dito, pag nasa ibang bansa tayo, mag-crave naman tayo kung kumbaga, mamimiss natin yung pagkain sa Pilipinas, yung mga produkto sa Pilipinas. Kung po pwede lang sana ako magluto ng tuyo dito sa bahay, nako, bumibili na ako ng tuyo eh, ay, hindi pa pwede. Makakain lang ako ng tuyo dito kapag may tinda na luto na sa Pinoy store na may kasamang kanin, isang set na, pero isang piraso lang, maliit pa. Yun, kakain ako ng tuyo. Pero hindi ako makakabili tapos dito ko lutuin sa bahay. Ayaw ng amo ko. Pero meron silang mga putahe dito na kailangan ng dried fish. Meron silang putahe dito na kailangan ng bagoong. May bagoong kami dito, pero pag Filipino products, ayaw ng amo ko eh. Ayaw niya. Ewan ko ba kung bakit ganun lang din naman yung amoy. Ewan ko ba kung napansin din ninyo yung mga katulad kong mga Filipino sa nandito sa ibang bansa. Pag nandun tayo sa atin, yung isang lata ng sardinas, ewan ko lang kung ako lang, basta ang experience ko is, kapag nandun ako sa Pilipinas, yung isang lata ng sardinas, hindi ko maubos yun. Hindi ko maubos isang kainan.
Pag dito ako sa abroad, yung isang latang sardinas, Diyos ko, kaya-kaya ko buubusin. Kayang-kaya kong ubusin. Pinapapak ko pa minsan. Yung isang latang sardinas. Pero pag nandoon tayo sa atin, hindi. Namimiss ko yung sardinas, guys, na may udong. Alam nyo ba yung udong? May, sa Bisaya, may para siyang noodles na udong. Namimiss ko ganun. Tapos nalagyan ng kunting sabaw, igisa, kunting sabaw, ganun. Miss ko. Yung sardinas din na may malunggay. Magsabaw ka, tapos anuhan mo ng sardinas, tapos malunggay. Sarap yun. Mairaos na yung kainan, di ba, pag ganun sa probinsya. Eh, masustansya yun eh, yung malunggay. Kung sa tingin ng iba, pagkain ng mahirap, eh, masustansya kaya yun. Yung sardinas na may alugbate, kakamiss yung mga ganun. Yung mga sardinas na basta, kakamiss yung putahing lotong atin. Miss, nakamiss ka. Dito kasi, yun ako. Ni minsan, almost 6 years na ako dito sa Hong Kong. Hindi ako nakakain ng malunggay dito. Kasi wala kong nakita dito sa palengke namin. Kahit doon sa mga palengke na pinupuntahan ko. Wala akong makitang malunggay na tinda. Pero meron daw malunggay doon sa ibang palengke. Pero dito sa amin, wala akong makitang malunggay na tinda. Kaya nakakamiss din yung malunggay. Eh, yung amo ko ayaw ng alugbate. Minsan may nakikita akong alugbate dyan sa palengke. Gusto kong bumili. Tapos gusto ko sanang bumili ng pritong isda. Yung isda, tapos iprito. Tapos magsabaw ka. Tapos ilagay mo yung pritong isda, tapos may alugbate. Sarap ng pag ganun, di ba? Pag ganun yung ulam. Ayaw ng amo ko yung alugbate. Ayaw. Yung okra, ayaw din niya yung okra. Bumibili ako ng okra, tapos steam lang yung okra, o di kaya ilagay ko sa pagtapos na yung kanin, tapos kakaluto lang ng kanin, tapos ilagay mo sa ibabaw. Maluluto yung okra. Ganun yung ginagawa ko. Tapos bili ako ng bagoong, tapos lagay ng suka. Yun, pero yung amo ko hindi kumakain ng okra, kaya bihira din akong magluto ng, kumbaga, bihira din akong bumili ng okra. Kaya kakamiss din gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Gusto ko nang namimiss ko na yung mga anak ko. Sana makauwi na. Nalungkot ako. Bigla. Ako lang kasi mag-isa dito sa bahay. Tapos, na-miss ko yung mga ano. Na-miss ko na yung bahay namin. Na-miss ko na yung mag-arrange-arrange sa bahay namin. Mag-arrange sa sala. Kakamiss na yung magwalis ka sa labas, tapos magsunog ka ng mga toyong dahon. Miss ko yung ganun. Tapos sa umaga, namimiss ko yung tilaok ng manok. Ganun, di ba? Yung boses ng, ano sa tawag nun? Yung ano ng baboy dun sa kulungan. Yung ganun. Yung nakakamiss. Marinig mo yung ganun. Tapos, alam nyo ba kung werdo man akong pakinggan, pero sobrang na-miss ko yung umuulan, tapos yung patak ng ulan sa bubong, tapos matulog ka, tapos mag-ano ka ng kumot, tapos yung lamig niya, yung natural na lamig, tapos maririnig mo yung kulog, maririnig mo yung patak ng ulan, nakakamiss, kung alam nyo lang. Dito kasi, yung kwarto, walang bintana. Kahit pa gaano kalakas yung kulog dyan sa labas, hindi ko maririnig. Kasi yung kwarto ko din, parang nasa gitna ng ano. Tapos, wala ka talagang marinig na yung pag umuulan ng malakas, hindi ko, minsan,
Hindi lang minsan, bawat ulan ng malakas, hindi ko talaga maramdaman na umuulan pala. Hindi ko maramdaman. Kasi yung kwarto ko walang bintana, para siyang puspuro. Para siyang puspuro, guys. Walang bintana. Para siyang kahon. Room siya, pero wala siyang bintana kasi nasa gitna ako. Eh, alam naman yung pagkundo. Diba ko, maliit lang yung bahay. Nakakamiss, eh. Nakakamiss yung buhay. Yung buhay sa Pilipinas. Yung hindi pa nakaranas na mag-abroad. Gustong-gustong mag-abroad. Pero pag nandito ka na sa abroad, gustong-gusto mo naman mag-for good. Gustong-gusto mo nang doon ka na lang sa Pilipinas. Nakakamiss yung ganun, di ba? Nakakamiss yung nami-miss ko yung ano eh, yung nakaupo ako sa terrace, tapos may nakikita ko yung mga kapitbahay kong dumadaan sa bahay. Yung ganun, nakikita ko yung mga may mga sasakyan na dumadaan. Nakakamiss yung ganun. Dito pag hindi ka bumaba sa building, wala kang makasalamuhang ibang tao. Mag 3 years na kami dito sa tinitirhan namin. Ni mga katulong dyan sa kabilang kwarto, hindi ko kilala. Hindi ko may nakita akong Pilipina. Wala. Hindi ko sila kilala. Parang wala ba? Walang ano. Walang mahirap ang buhay sa abroad, sa totoo lang. Sa totoo lang. Nakakainggit yung buhay dyan sa Pilipinas kapag naranasan mo na dito sa abroad. Pag nandiyan ka sa Pilipinas, pag nakikita mo yung mga post namin dito na namamasyal kami, na nag-ano kami, yung mga lugar na pinupuntahan namin, yung parang sabi siguro ninyo, sarap ng buhay niya, lagi siyang namamasyal. Hindi nyo alam. Mas maswerte kayo dyan na sa Pilipinas. Ang hirap dito. Ang hirap. Yung mga pictures, nako! Dami kong pictures dyan lang sa baba ng building dito, eh may garden. Pero pag tinitingnan mo sa post, parang ibang lugar. Parang na bumiyahe ako ng ibang lugar, pumunta ako na sa ibang park, pero hindi, sa baba lang 'yon. Ganun lang 'yon. So, ayan. Ano, hanggang dito na lang muna yung kwentuhan natin, eh kailangan ko nang pumasok sa kwarto ko. Ayoko maabutan nila na nandito ko sa kusina kasi di off ko ngayon. Tapos nandoon din sila sa labas pagkadating ko dito sa bahay, wala sila. So ayan guys, huwag kalimutan, please click like at subscribe. Please click bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. Thank you so much. Don't forget, keep safe and be thankful. Every morning, be thankful and salubungin ang umaga ng isang ngiti. So, bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Maghugas muna ako ng ano, kutsara kasi amoy sardinas. Bye-bye.